Magandang araw mga boss, welcome to my channel. May dinala sa akin dito na power amplifier. Ito mga boss, itong power na amplifier na ito parang assemble lang ito mga boss. Kasi yung chassis niya, ano, pang DC to DC converter. Oh, yan. Hindi ito yung chassis niya mga boss. Yan. Tingnan ko lang sa loob ito mga boss kung anong nangyari dito. Ipapacheck lang daw ng may-ari sa akin. Tingnan natin sa loob mga boss kung anong nasa loob nito. Yan. Mga boss, may kapasitor dito na ano na, parang sira na ito mga boss, wala na yung balat. Yan mga boss, dalawa ito, ganoon pang isa ito. Tingnan natin sa likod nito mga boss. At meron pa yung sumabog na. Sumabog na ito. Tingnan natin sa ano nito mga boss. Saan nakapwesto yung power transistor nito. Or baka IC ang gamit nito. Tanggalin muna natin ito mga boss. Ito mga boss, ang gamit niya na IC, IC pala ito mga boss. Gamit niya na IC, ano? AN7161N. Ayan mga boss. IC. Ayan. Dalawa. Stereo ito mga boss, left at saka right channel. Magaling ang nag-assemble nito mga boss. Ayan. Nilagyan lang niya ng ano, stick glue para hindi gagalaw yung wire. Matindi rin ang nag-assemble nito mga boss. Ngayon i-check lang natin ito, itong may sumabog dito na kapasitor. Ito, papalitan ko muna ito. At saka itong kapasitor niya, ano na pala ito mga boss? Wala nang balat. Ilagyan na lang ng ano, yung polarity niya dito. Binalot ng masking tape. Tapos nilagyan ng polarity. Hindi natin alam kung ilan yung value nito mga boss. Pero i-check ko lang din ito. Yung ano niya. Kung hindi ba siya shorted or mag-discharge pa ba siya. Hindi pa man siya lumulobo. Ayan. Natanggal lang yung balat.
Tapos ano na lang, binalutan ng masking tape, tapos nilagyan ng markings dito sa kanyang polarity. Yan. Papalitan ko muna ito mga boss ng kapasitor, tapos i-testing natin. Ito na po mga boss, natanggal ko na yung kapasitor na sumabog. Ayan mga boss, 1000 microfarad, 16 volts value nito mga boss. Ito na yung pinalit ko mga boss. Ayan, itong dalawang kapasitor, okay pa ito sila mga boss. Tinestiran ko na ito, okay pa yung dalawang kapasitor, yung walang balat. Ito lang yung ano mga boss, yung sumabog. Ito lang yung pinalitan ko. Iti-test muna natin ito mga boss. Meron tayong power supply, 12 volts. Lagyan natin ang speaker. Umilaw na yung indicator niya mga boss. Ito. Lagyan natin ang speaker. Tingnan natin kung may audio na ba.
Kabilang channel. Walang tunog yung isang channel. Ito mga boss, binaklas natin ulit. I-check lang natin dito kung saan sa dalawa yung walang signal. Bago yan, i-check din natin yung supply ng bawat IC. Yung VCC ng IC. Ang VCC pala nito mga boss ay nasa pin number 12 at saka yung ground niya nasa pin number 9. Okay. Ang kabila. So okay yung supply ng dalawang IC. Tapos, isa-isahin natin ito mga boss. Lagyan natin ng speaker. So, yung right channel. Yung left. Ayun. Ito yung input niya. Lipat natin sa kabila. So ibig sabihin mga boss, ito yung may problema. Itong right channel niya. Subukan na natin ito mga boss na i-swap natin yung IC. Itong sa left channel, ilagay natin sa right. Para mag-confirm lang talaga natin na ano, yung IC na yung sira. Pero sa ngayon, ano na mga boss, suspect na itong IC. I-try lang natin na ipalit sila para makita natin dito sa kabila kung may audio signal na ba, wala bang ibang problema. Yan mga boss. Na mga boss, nalipat na natin yung IC dito sa kabila. Ito yung sira mga boss. Ititest na natin ito.
Ayan mga boss, meron na siyang audio. Lagyan natin ng ano, signal. Hanggang dito na lang mga boss, confirm talaga ito yung sira. Ito na, ipalitan lang ito mga boss at okay na ito. Maraming salamat sa inyong panonood mga boss.